talakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Noo'y kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng puwang na ito, at kukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Kinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30 libra harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan
at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at iniyahin sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda, tugon naman ito." Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sarah sa may pintuan sa kanyang likuran. Sila mag-asawa'y kapwa matanda na at hindi na dinadatnan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Kayong panamang ako'y lantana at laos na ang aking asawa, saka pa ba kami magkakaanak?" "Bakit natawa ka, Sarah?" At sinabi pang, "Ngayong tumanda siya'y saka magkakaanak," tanong ng Panginoon. "Mayroon bang di mangyayari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Magsitayo po ang lahat. Ako ni Jesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kaniya. Ginoo, ang alipin ko po'y paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kaniya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kaniya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon day gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito. Nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon nito at naglingkod sa kaniya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sino po sa inyo ang nananalangin para sa iba? Nandito kayo para manalangin para sa iba. At mangyayari yon dahil iyon ang katuparan ng katulad ng sitwasyon sa unang bahagi ng ating ebanghelyo. Roman captain soldier na nagdarasal para sa kagalingan ng kaniyang alipin. Sa pamamagitan ng kaniyang pagkilala sa kapangyarihan ni Jesus, nangyari ang kaniyang hinihiling. Sino po sa inyo ang mga biyanan? Ibig sabihin, kaaway nyo, biyanan ninyo, no? Pero si Pedro, ipinalangin at inilapit ang biyanan kay Jesus. At siya ay gumaling. Siguro ito yung list na pwede nating magawa sa inyong mga biyanan. Ipanalangin ang kanilang kabutihan.
Sa Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng isang himala, pagkatapos ng himala at marami pang himala ng pagpapagaling ni Jesus. At ang lahat ng pagpapagaling na yan at ang lahat ng himala na yan ay mayroong pagkakapare-pareho. Ano po iyon? Touch. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng biyanan ni Pedro at siya'y gumaling. Ito ang kahalagahan ng touch by grace. Ang hawakan ka, ang hipuin ka ng biyaya ng Diyos. Kung sa bawat pagsisimba ninyo ay hindi nyo nararamdaman ang human and divine touch ng Diyos, kulang ang aking pananalig. Siya sa banal na Eukaristiya ay niyayakap at hinahawakan lahat upang maramdaman ang kaniyang presensya. Napakahalaga ng touch. Paghaplos, paghawak ng biyaya ng Diyos. Noon pong 13th century, si King Frederick ng Germany ay gumawa ng eksperimento. Sa kaniyang experiment, sinabihan niya ang lahat ng mga nurses na ang lahat ng ipanganganak na bata ay ihihiwalay ninyo sa kanilang mga ina. Dahil gusto niyang i-experiment na anong lengguwahe ang pwedeng magawa ng bata nang walang human intervention. Bawal magsalita at marinig ang boses ng mga nurses at bawal din silang hawakan. Ano ang nangyari sa experiment? It's a failure. Lahat ng mga batang inhiwalay sa kanilang ina ay isa-isang namatay. Ang kahalagahan ng human touch. Ayon po sa mga psychologists, tayong mga tao ay kailangan ng 8 hanggang 10 meaningful touches. Ano pong ibig sabihin ng meaningful touches? Yun bang tapik sa likod? Brad, kumusta ka na ngayon? Yun bang pagkamay? Yung pagbeso-beso o paghalik ay meaningful touches. Ayon sa kanilang pag-aaral, ito raw ay nakakatulong sa mental health. Nakakabawas ng depression. Nakakabawas ng stiffness ng ating human emotion. Alam ba ninyo na kailangan natin ng 4 na yakap araw-araw para mabuhay? Kaya yung iba parang walang buhay eh. Kasi kulang sa yakap. 4 na yakap para mabuhay. 8 yakap para mag-survive. At 10 yakap para lumago. 4, 8, and 10. Nakailang yakap na po kayo ngayong araw? Wala pa, no? Yung iba siguro, sakto na. Naka-4 na. Yung mga babies, yakapin ninyo. Para mag-survive yung bata at ikaw din ay mag-survive.
Huwag kayong magagalit sa bata pag umiiyak. Yakapin ninyo. Kasi kaya kayo nakasurvive ngayon because of the yakap ng iba. Kaya tayo'y patuloy ngayon na humihinga at nabubuhay dahil sa yakap ng iba. Kaya nga siguro kanina nung binabasa ko yung Ebanghelyo, naisip ko, kaya maraming namatay sa COVID. Dahil kapag ikaw ay napagbintangan at meron kang COVID, you will be isolated at wala ka ng human connection. Ay yun ang kailangan ng taong may sakit. Ang human touch para gumaling katulad ng ginawa ni Jesus sa mga taong may sakit. Sa mga mag-asawa, baka magkahiwalay na kayo ng kama. Dahil sa sobrang tagal ninyong magkasama, nagkakasawaan na kayo. Pero nawawala ang human touch. Sa pagbibigay natin ng kapayapaan sa bawat isa, o the keys of peace, kung kayo naman ay mag-asawa, huwag kayong mahiyang magbigay ng keys of peace. Kung kayo'y magkumpare, magkumare, huwag kayong mahiyang magyakapan at sabihin, kapayapaan sa iyo, kasama ang hug. Kung kayo'y magkaibigan, you know, apat na hug, survive ka na sa isang araw. Isama pa natin ang pinakamalaking yakap ng ating Poong Jesus Nazareno. Isama pa natin ang kanyang mahiwagang pagyakap sa banal na Eukaristiya. Huwag nating hayaang matapos ang isang araw na wala tayong niyayakap at wala tayong o hindi tayo niyayakap. Huwag na po kami, iba na lang. Ibigay natin sa kanila ang kailangang human touch upang maramdaman nila na sa kabila ng kanilang pag-iisa, meron palang magagawa ang isang simpleng tapik, isang simpleng yakap, at isang simpleng ngiti. Nakita natin sa Ebanghelyo kung papaanong gumaling ang biyana ni Pedro, ang alipin ng kapitan at iba pang inaalihan ng demonyo dahil sa grasya ng pagyakap at paghawak ng Diyos. Hayaan nating umagos ang biyaya ng pagpapala ng Diyos mula sa atin patungo sa iba. Sa kaduluhan, niyakap ng Diyos ang ating pagkatao at siya ay naging tao upang maramdaman natin na ang kaniyang pagyakap ay pagyakap ng pag-asa at pagyakap ng awa at pag-ibig. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng matatag na pananampalataya ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoong Jesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan naway hindi ituring saan man, ang sino man bilang banyaga o dayuhan, manalangin tayo. Panginoon, maipasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan
at pakakapantay-pantay manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, o mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong kami ay nananalangin sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng mapaghimalang kagalingan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ give you safety. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.